Excited na ako. Ikwento sa iyo yung story ko sa inyo. Ang story natin today, si Daniel at saka yung lion. Si Daniel, smart siya, tsaka yung king, tsaka favorite siya nung king. Meron ding people na jealous. Nag-uusap sila kung paano magaling yung King Darius. Tapos, so next day, nag-uusap sila dalawa na kung paano nag-iisip sila kung paano magaling yung King Darius. Pumunta sila sa king, sinabi nila kay King Darius lang na mag-worship at saka mag-pray. Yung mga soldiers, nakita si King niya na nag-pray. Tinik si King niya dun sa King Darius. Tapos, nilagay si Daniel yung mga soldiers si Daniel, kinuha siya para ilagay dun sa dun sa lion's den. Sad yung king yung gabi kasi yung king, siya yung favorite yung si Daniel. Tapos, the morning, marino si King Darius, nag-jump siya, dun sa bed niya agad. Marino. Tapos, pumunta siya dun sa lions. Then, yung soldiers, si King Darius, pumunta sa lions din. Sabi ni King Darius na nag-shout si King Darius na kay Daniel na, "Daniel, are you still alive?" Sabi nung king. Tapos nun, sinagot ni Daniel na, "Yes, I'm still alive." Hindi siya kinagat ng lion. Kasi yung angels nag-close yung mouth ng mga lion. So, hindi siya kinagat ng mga lion. Sabi ni King Darius dun sa mga soldiers na i-open yung lion's den. Yung mga soldiers na inopen yung big na rock dun sa cave ng lion. Bumalik na sila sa palace. Yung mga jealous, nagulat sila kasi sila may mapupunta sila sa same place. Mapupunta sila sa lion's den. Bumalik na sila sa castle. Tapos yun, sinabi ng king na magpapray at saka magwo-worship tayo yung god ni Daniel. So, yung mga lion, para silang coronavirus. Pero, si god mag-shield sa atin para hindi tayo magkaroon ng coronavirus. Bye! Thanks for watching. Please subscribe.